Oh, what's up mga brother, no? Good morning, good afternoon, good evening sa anong oras niyo napanood to. Atong video na to. Ngayon nga pala may pakita ko sa inyo, i-review rin natin unboxing na ano, multi-tester. So this time is dating previous ko is digital tester yon. So this time analog tester naman ang i-review natin. Bali itong tester na to is ito yung ginagamit ko nung simula nung nag-graduate tayo, tapos nag-graduate tayo sa pag-aaral, nag-tista tayo. So wala pang masyadong digital dati, no? So, yung nagamit namin. So, analog muna yung nagamit namin, no? So, nasanay tayo sa analog. So, without further ado, let's draw the intro. So, ito nga mga buddy, no? Ginagamit nating digital mga buddy, no? So, medyo ano lang to mga buddy, budget friendly lang to mga buddy, no? Alam mo naman natin, may dito sa mga budget friendly, no? So, ganito buddy, is brother. What's up mga brother? So, this time, brother multi-tester naman ang ginagamit natin mga buddy, no? Bali, ano lang to mga buddy, pang test natin ng, pwede na rin resistor, capacitor, pwede na rin. Antitest ko talaga dito is diode at saka transistor. Yan, ito talagang ginagamit ko sa pang-test mga buddy, no? So, ito yung box niya mga buddy, pagbili natin. Mura lang ito mga buddy, no? So, online na sa mga 800 lang ata to sa online, no? Pero, on-hand ko ito nabiliin mga brother sa electronics store talaga. Nasa 965, so nakuha natin dahil technician discount, nakuha natin ng 940. So, yan mga buddy, bubuksan na natin. So, yan mga buddy, no? Itong maunang makikita natin mga buddy, no? Okay naman mga buddy. So ano nga pala buddy is na 9 volt tsaka ano to yung maliit at double A na 1.5. So buksan natin mga buddy para makita natin, no, yung loob. Siyempre kasi pag nag-unboxing ako mga buddy, binubuksan na talaga natin yung loob para ano. So bago natin buksan mga buddy, no, isa titingnan ba muna natin yung iba. Ito lang naman siguro mga buddy yung test prod niya. So yan lang mga buddy, no. So buksan natin dito para makita rin natin yung ano, yung battery. So mga magbabalak na bumili, so alam na nila, alam rin nila yung may idea sila. So ganyan tayo mga buddy para may ano talaga matutunan yung viewers natin mga buddy. Yan. So ito mga buddy sa 9 volts tapos 1.5 dalawang double A yan mga buddy, no. So pagbukas nito mga buddy, ganito lang may ano siya dito. Pindutin mo lang pababa, press mo lang pababa tapos ito lang buddy, oh, pagbukas. So ito yung laman niya mga buddy. Okay naman to sa akin mga buddy, tumatagal naman tong ganito ko. Yan. So hindi natin bubuksan yung loob talaga kasi ano lang naman yan, mga selector. Ito lang nilagay nilang mga buddy, no. Fuse, yan. Pag mag-troubleshoot kayo nito, bit, tuturuan kayo may mamaya, no. Pag masira yung mga ganito nyo, tuturuan ko kayo mamaya, no. So, for now, is tingnan mo natin yung ano niya, mga ratings niya, review niya. So, ito yung laman niya mga buddy, no. So, pagbili mo pala nito buddy, is may free na siya na 9 volts capacitor, at saka itong AA. Free na yan mga buddy. Kaya, bago pa naman to, kaya hindi ko naman papalitan. Bali, chung koila pa pala mga brand nito. Itong free niya. Siyempre, hindi sila magpe-free ng mga Energizer or Panasonic or, di ba? So, i-free nila itong mga ganito. Namumurahing mga ano, pe-free lang nila. Pero mga siguro, mga 1 week pa siguro daw, tatagal pa naman yan eh. Kahit na isang buwan pag hindi masyadong ginagamit ba, di ba? Pero yung 9 volts, tagal na naman. Sa ano kasi yan mga buddy, yung 9 volts capacitor, ginagatrabaho niyan. Okay, ito mga quantity, resistor, yan. So yan mga buddy, no, lalagyan na natin ng test prod. So yung test prod niya nga pala buddy is ganito. Hindi sa tulad sa ng multimeter na medyo maganda yon. Pero ito, ayos na rin itong tibay na rin yan. So syempre, negative. Diba? Yan. Tapos pula. Positive. Nice stand din siya. Ayan. So ganito yan mga buddy, no. Sa mga beginners, alam naman siguro itong mga iba na yan. Pero sige, na-plan natin to. Demo plan natin. So mayroon tayong ditong AC na 1000, 250, 50 at saka 10. Saka dito na sa kabila is DC 1000, 250, 10, 50, 10, tapos 2.5, 0.5,
0.1. Tapos dito naman sa kabila is mga ohms. Ohms dito, 1K ohms, 10K. Hanggang X10K lang tayo mga badi, no? Yung sa Sanwa kasi yung mga ano is 100K. Meron sila. So ito is 10K. Ayos na rin yan. 10K, 1K, X1. Ginagamit ko dito mga badi sa Quintinip test is X1 lang. Yan. So mga diode test, X1 ako. Pwede naman X10, X1 lang ako. Tapos dito tayo sa anong kabila naman is ano pa rin to. DC pa rin ito mga badil. Ito sa battery. Yan, battery yan dito. Ohms dito. Dito DC. Okay. So, ganun lang mga badil. No? Simpleng-simple lang gagamitin mga badil. No? So, ito naman mga badil. Is i-rinse to. Halimbawa, no? Lagay natin sa X1. X1 tayo eh. At kung hindi naman lalapat dito mga badil. Nakita nyo. Kung hindi naman siya lalapat dito. Yung ano natin. Eh, dito nyo i-adjust yan. No? Ito. Ikutin nyo yan para dito siya. Para lapat talaga siya dito. Pag ganun siya. Tulad yan, okay na yan eh. Para sa akin, okay na. Zero. Nasa zero na siya eh. No? Nasa zero na siya. Tapos yung ito naman sa kabila is dito yan. Pag ganun. Pag hindi siya lalapat, ganun. Halimbawa, i-ano ko ha. Tingnan mo. Tingnan nyo mga badi ha. Pag i-short ko yan, hanggang dyan lang siya. Hindi siya abot talaga sa zero, no. Sa dulo, no. So ito yung i-adjust nyo mga badi. Yan, adjust nyo. I-short nyo yung tester ha. Test, negative, positive, iti-test. I-short nyo yan. Tapos yan, i-adjust nyo yan. Yan. So, zero na siya. Lapat na mga badi, no? So, pag hindi siya lapat, naka-full na kayo mga badi, tapos hindi pa siya lapat, palitan nyo yung, ano, yung battery nyo. Weak na rin yung battery na yun. Okay? So, pag X1, tingnan nyo mga badi yung, ano, no? Napaka-smooth, no? Yung ibang local nito, badi, yung mga ibang ginagaya yung Sanwa, yung mga Sunwa, mga, ano, yung mga brand na yun, yung pag-ganun lang yung T-spread nila, tapos, papalo na palo. Pinapalitan nila ng resistor yung mga badi dito. Yung connect sa board, may resistor yun. Pinapalitan nila yun ng 1K yata. Bababa sa 1K. Pinapalitan nila, no? Pero nagigingin ito. Ito, kahit hindi naman palitan ito, is original na niya yan. So, ito yung gagandaan na rin ng mga badi, no? Yan. Yan ang gusto ko dito, mga badi. Kasi smooth na rin siya. Wala lang modification magagawa, no? So, ngayon, X1, X10. Alam nyo man yan, mga badi, no? Ganun. So, yung X1, ginagamit ko sa mga diode. Ganyan. Sa mga 100 ohms. Yan. Pag K na, yung resistor natin is, siyempre, K na rin tayong gamitin natin. So, ganun yung mga badi. So, bakit nga pala ito nang pili ko badi? Bakit nga pala ito binili ko mga badi, no? Na, ano? Yun nga, ang anong cons natin mga badi. Pag ganun mo siya badi is, okay siya. Hindi siya papalo ng, ano, masyado. Tsaka, napaka-accurate mga badi, no? Titest natin. Kukuha tayo ng, ano? Diode. Yan. Kasi, yung transistor kasi mga ano ko nito mga badi. Yung paggamit ko nito talaga diode, transistor, mga ganun. Ito diode to. Ayan. Lagay mo lang yung positive dito. Ayan. Kaya X1 tayo. Lagay mo yan. Yan ang ano sa diode. Pwede pag ano mo reverse mo. Wala siyang palo. Wala siyang palo. Okay. So hindi ko na i-test yung mga capacitor, resistor or ang mga transistor kasi alam nyo naman yung ginagagamitin nito. Basta pag titignan nyo yung resistor is 1K. So dito kayo magsisit sa K naman. Dito 1K. 10K yan, 1K or 10K. Basta K yung resistor. Pero pag mga ohms lang, dito naman mga ohms lang to, X1, 10, ganun. Okay? Sa capacitor naman, reverse nyo yung positive. Meron nga pala akong ganito mga badi. Siyempre, ito ang ginagamit natin simula pa nung nag-aaral tayo, simula nung ano. So, ito ang ginagamit natin na ito troubleshoot naman tayo mga badi this time. Kukuha lang tayo ng isang ano, yung dati ko. Yan. Ito yung dati ko mga badi, no? So, brother din to mga badi, pero max sticks na lagay dito. Iwan kong bakit, siguro ginaya nila or iwan ko, baka magkapatid lang siguro sila, no? So, pareho rin sila ng brand mga badi. So, itong mga badi kasi nasira na kasi to badi, kaya bumili na ako, no? Hindi naman sa anong pwede ko naman ma-repair, pero gusto ko nang mabili talaga ng bago, no? So, tingnan nyo mga kaibahan itong mga badi, no? Pag ilagay mo sa X1 to mga badi, X1 yan, pumapalo siya pag ginawakan mo. Pero pag ito, hindi siya, ano, pumapalo, no? Yan, walang palo, yan. Yan. Wala siyang palo, mga badi. Pag ito, may palo na to kasi, no? May tama na to. Pag extend mo, yan, may palo na lahat. May palo na siya lahat, no? Yan, X1. May palo na. Pero itong isa is walang palo to. Okay siya. Kasi pag ito kasi mga badi, may sira na kasi ito pag ilagay, pag i-check mga transistor, diode yan.
Tinitingnan mo. So, salpak na siya dyan, mga badi, no? Yung positive negative. So, hindi na natin matitest talaga yung ano, mga badi. Meron na. So, hindi natin ma-identify kung sira ba yung diode or ano. Dahil may tama na ito, no? So, ito is, kaya nga ito nabili ko, mga badi, no? Kasi magandang gamitin. So, that's it, mga badi. Ganyan lang siguro. So, ganyan lang, mga badi. Quick unboxing, quick review lang tayo. Kasi marami naman napupuno dyan sa YouTube na mga ano nito. So, pinapakita ko lang sa inyo yung basic lang, no? So, ganun lang, mga badi. Mga badi, no? So, ganun lang. Quick unboxing, quick review lang tayo dito sa tester, no? So, thank you for watching. Please subscribe for more. Please click the notification bell for updated sa ating next video. So, sa lahat ng napadaan, please subscribe. Gawa pa lang tayo ng mga video na electronics repair. Ganito. Nag-receive tayo ngayon na si RT. So, pinagtyagaan na lang natin kasi wala talagang ibang ano pumasok. So, okay pa naman yung si RT na ito. Kasi ito kasi flat na ito. Flat slim natin. Medyo mabusisig lang talaga si RT pag ayusin, mga badi, no? Kasi ibang technician, ayaw na silang gawang ganun ng receive. So, ito nag-receive pa rin tayo. Pero, bali, re-refresh na natin yung pag-re-repair ng si RT kasi medyo matagal na rin itong tapos ng era ng si RT. Kaya, shoutout nga pala sa ating mga subscribers kahit kukunti lang tayo. Nandiyan friends sila, nandiyan kayo. Kahit kukunti na yung views. Patuloy tayo nag-upload, mga badi, no? Para ano naman, may matutunan naman tayo yung mga viewers natin sa ating unboxing, review, repair, DIY. Maraming salamat. Thank you so much sa pagpapanood. God bless. Peace yo. Bye-bye.